Tinanggap nila direct yung sinabi ko kasi gusto ko ho talagang magka, yung episode ko ay makareach sa mga bata, babae, lalaki na napagdaanan yung pinagdaanan ko, na yung iba na nagkaroon ng eating disorder, yung iba na sobrang insecure dahil sa unrealistic beauty standards ng generation namin ngayon. Kaya sobrang lucky ako na nagawa ko yung episode na yun. Kaya ayun na, na-check na. Pero meron pa ako, syempre, na gustong magawa. Para sa akin ay gusto ko lang matakel yung kung gaano ka laki ng difference ng pagiging mahirap sa mayaman. And ano kasi nung nagkaroon ng pandemic, doon ko talaga naramdaman na dapat nagtutulungan tayo, na dapat yung mga mas may kaya pang maitulong ay dapat mas tumulong pa sa mga nangangailangan. So ayun, naisip ko lang agad yung tinanong mo. So hindi pa kompleto yung na yung plot ko, pero tungkol doon yung yes, may plot siya. Siya magdi-direct. Direct money, wala na. Kukunin na din yung director role mo, direct ka. Oh, ako. I want to tackle on how and why social media causes depression. Kasi a lot of people, especially nowadays, kahit hindi sila depressed, nakikita nila ang mga taong depressed sa internet, feeling nila depressed sila. The more they tell themselves that they're depressed, the more depressed they become. May mga times na ganun eh. Ang dami mga na-depressed dahil yung kaibigan niya meron ganito, siya wala. O yung artista na gusto niya meron ganito, siya wala. Yung mga tipong ganun, yung mga tipong hindi naman kailangan talaga. You don't need, sometimes, like I said earlier, social media can be used in a very good way or a very bad way. And a lot of people have been using it in a bad way, which causes depression through other people on the internet. Naisip na ako. Ala, may plot na direct. Wala na. Direct money, wala na. Direct money, dalawang episode na. Ikaw, Chin. Ako siguro kung ako talaga mag-iisip ng buong story sa Nicklash. Oh, dalawang directors. Kung nga lang. Nakagano na si director. Ready na si director. Sabi niya, ano to? Hinahaman mo pa. Nakikita ko yun. Siguro sa akin yung magiging takbo ng story ko ay yung magbibigay ng awareness sa mga ng body shame sa social media. Kasi meron akong mga nakikita na confident naman sila sa katawan nila, sa sarili nila. Pero yung comment ng mga tao, yung sinasabi nila, ang pangit mo naman, magpapayat ka, which is hindi tama. And gusto ko, kung magkakaroon ako ng episode ulit na ganito, gusto kong maipakita or magbigay ng awareness sa mga tao, lalo na yung mga haters sa social media na hindi tama ang mga body shame. And hindi rin tama na ikaw yung maging dahilan ng pagbaba or yung pagkawala ng confidence ng isang tao sa sarili nila. Okay. Ako ano? 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 Ano yun? Meron akong kwento! De, ako gusto kong matry. Ano? Pag maulit to. Siguro gusto kong maging mayaman. Ah? Gusto kong maging mayaman. Wow. Gusto kong maging mayaman na ipapakita ko. Gusto kong maging mayaman na ipapakita ko yung ngayon kasi kapag meron kang cellphone, meron kang digital ganyan-ganyan. Nakakalimutan mo na wala ka na, hindi mo na gusto ko ipakita yung pinagkaiba ng so, tulad mayaman ni... at mahirap. So, tulad na sinabi ni Clyde. Gusto kong ipakita. So, mag-ano ka, assistant director. Oo, tapos. Basta gano'n. May 80 tayo at may 80 tayo. Tapos, yung tipo na ano, yung tipo na yaman kami, tapos bigla kaming maghihirap, may utang kami, tapos hindi ako maka-adapt sa sistema na wala na yung mga yaman namin. So,
mababaliw ako dahil wala akong PS ganyan, PS ganito, cellphone. Yung talagang papakita ang pagkakay. Ako mabilis lang, 1 minute, 1 minute, and may another episode. So 1 minute, 1 minute, 1, okay, 45 seconds. Direk Manny, nagawa ka ng trabaho. Wait lang, Direk Manny. Wait lang, yung gusto ko lang mati. Ati Gats, wala ka natin trabaho. So ayun po, yung kung magkakaroon po ako ng isa pang episode, ang gusto ko po maging takbo ng story ako ay storya ng mga artista na lagi nilang iniisip na ang saya-saya namin, to spread awareness na huwag kayo basta-basta mag-comment ng masasamang salita dahil wala kayong alam sa totoong nangyayari. Yep. Dahil okay, hindi mo alam kung mga sinasabi mong bagay ay hindi mo alam na itong tao pala to on the brink of giving up na... Ano ba? Ganda nung Direk. Okay, wala na yung oras ko. Basta alam nyo na yung gets nyo na yung thank you, Direk. Oh, alright. Direk yung pangalawang ano, director. Pag naulit to, Direk. Okay, yung pangalawang si maging director, ay huwag na natin pag-usapan yun. Alam ko, wala na to, Direk. Uy, ano daw? Huwag na natin po, Direk. Yan, joke na sa amin yun ni Direk Manny. Love you, Direk Manny. Thank you. Marami pang gusto magtanong, ha? Sige, thank you, Chelsea, for the question. Ganda kasi yung tanong ni Chelsea. Chelsea, maraming salamat talaga sa tanong mo. At this point, I'd like to call in naman si from Pasig City, si Sophia Margaret Puray. Sophia Margaret. Hi! Hello po, Sophia! Hi! So, ang question ko para sa inyong apat ay nagkaroon na rin ba kayo ng same struggles katulad ng character nyo sa Click, Like, and Share? Like yung mindset nila, naging ganun din ba kayo? And if yes, paano nyo na-overcome yung time na yun or yung phase na yun? Ayan, whole squad, make the answers briefly ha, may malalim na ano. Sa akin po, hindi eh. Hindi ko kagaya talaga yung character ko dito na si Karen sa Cancelled. And alam ko, baka sabihin nyo ano, tinatakpan ko. Pero never ko kasing ginawa na meron akong finake na picture ko. At never kong ginusto maganda na parate. Maganda na kasi si Chinene. O hindi naman. Hindi naman sa ganyan. Perfect na kasi. Filterless. O hindi. Filterless. Kasi yung character ko, ano siya, talagang lahat ina-edit niya para lang masabing ganito siyang tao. At never, siya kasi gusto niya parate siyang nasa top. Siya yung laging nasa taas and lahat gagawin niya para hindi siya bumaba. And ako, hindi naman kasi ako ganun. So, so ayun, very far from your personality to Chin, yung character mo dito, very far from who you sobra are. Sobra po. Alright. So yun, wala naman ako na experience na kapareho sa character ko. Okay, thank you. Ako naman. Sige, Kyle. Figuratively speaking, oo, pero not literally. I've been, before I got older, like, lagi akong dependent sa device ko, sa phone ko. Kahit saan ako pumunta, kailangan ko yung phone ko. I always needed to know what was happening sa social media until I got older. And I started learning that you don't need to know everything that's happening in the world as long as you're taking care of yourself and you're aware of the things that you need to know, yun yung mahalaga. Pero sometimes you become too dependent on your devices and that can be really... Never be too dependent on anything, not just social media, not just a device, on a person. Only be dependent on yourself. Yun yung kailangan. Thank you, Kyle. Blythe. Sa akin po, nakarelate ako sa character ko. Actually, hindi ko pa po talaga siya napag-uusapan, pero nakarelate ako with Beth, with her struggles on struggling with having an eating disorder. And pero never ko naman pong never ako gumawa ng fake persona ko, pero naramdaman ko yung struggle niya kung bakit feeling niya hindi siya worthy na ipakita yung sarili niya sa mga tao. Dahil naalala ko, nag-struggle din po ako sa acne, pero hindi siya actually masyadong alam ng mga tao kasi lagi ako naka-makeup. Pero sa kadenang ginto, bago ako pumunta sa set, iiyak muna ako sa kotse kasi
ang dami kong pimples. Kapag kinakausap ako, hindi ako tumitingin kasi nahihiya ako. And paano ko ba yun na-overcome? Na-overcome ko yan sa mismong kadaya ng Kinto din. Kaya sobrang nagpapasalamat ako sa show na yun dahil hindi lang siya naging trabaho sa akin. Lahat ng cast, staff, crew, naging family. Naging family ko sila. Sila ang bunuo sa akin. Para sa akin, napakalaking bagay para ma-overcome mo yung mga ganong klaseng depression, eating disorder. Malaking bagay na meron kang suporta sa mga tao. Sa mga totoong tao na nagmamahal sa'yo. Pero of course, kinuha ko din yung lakas na yun sa sarili ko. Hindi yun overnight. Ilang taon ako nag-struggle ko doon. And ngayon ko lang talaga nasasabi na okay. Okay na ako. Thank you, Light. Ako? Sa tingin niya, magagawa ko yun. Magagawa ko na yun. Yung role ko. Ewan ko, Scammer ka. Ako hindi po. Scammer ka eh. Scammer sa mga laro. Hindi po. Hindi ko pa... Hindi pa naglalaro pa eh, di ba? Hindi ko pa pinagdaanan yun sa life ko. Yung tipo na... Ganun. Basta ayoko mang spoil eh. Ayoko mong sabihin kung ano ako dun eh. Scammer ka? Hindi ko sinasabi ko, ilang nagsabi sa kanila eh. Na-spoil pala namin, ganun. Ano na lang yan, you're hindi ka capable na gawin what, kung ano yung character mo dito sa... Anong ginawa ni Kokoy? That I can share. Opo, hindi po. Pero merong ginawa si Kokoy doon na pwede mong magawin. Kapag nandun ka na sa times na wala ka na. Hindi mo, isa na lang. Abangan nyo yung episode niya. Kaya abangan nyo. Para malaman nyo. Panoorin nyo kung ano ba yan. Set. Hindi ko na kahit piliin mong maging mabuti, kapag nandun ka na sa peak na ano, meron kang magagawa na ano. Ganun. Ganun yung magagawa mo. Naiintindihan ko na inasmuch as gusto nyo yung magkwento, hindi nyo pwede mag-overshare because para so as not to preempt kung ano yung mapapanood natin simula sa June 5. Okay, thank you. And the last question for the Gold Squad YouTube channel members. Christine Samantha Mantenon. Christine Samantha. Hi po, hi. Hello, hi Christine Samantha. Hi, Christine. Ayan. Yung question ko, ano, paano ma-hook or magiging interesting yung bawat character nyo sa CLS, sa lahat ng manonood? I think one thing we can say is kahit papano sa lahat ng characters namin, hindi lang sa aming apat, pero kay Renchi, kay Neo, kay Danica, kay Jimwell, you're gonna learn something from each story, and it's not the same thing. There's so many different kinds of things that you're going to learn about social media, at bilang sa social media pero sa buhay din. Yun lang pinakamasasabi namin, I think, to put it all together is one thing that you guys will find out, that you need to find out, is there's so many things that you can learn on social media and so many things that you can do bad and good. And para sa akin kaya din mahuhook yung mga audiences dito kasi it's something that a lot of people can relate to, lalong-lalo na dahil iba't ibang characters to at iba't ibang episode para sa aming apat. Para sa akin, meron talaga kaming matatouch dito and hopefully matutunan at matulungan at mapas talaga namin yung message na use social media with responsibility. Tama. Okay. I don't have to answer naman everyone kasi na-impart naman ang message siya ni Kyle at saka ni Bly. Okay. Thank you, Christine Samantha. Before the Thank you, Christine! Thank you!